Hi everyone, welcome to Sulod Tech Reviews. So tablet naman guys ngayon ang pag-uusapan natin at ito yung una sa sunod-sunod tablet o budget-friendly tablet na pag-uusapan natin sa mga susunod na araw. So nandito sa atin ngayon guys itong Teclas M40 tablet at ang price ito currently ay 8,299 pesos. Sobrang mura niya, kaya baka maingganyo agad tayo na bumili ng tablet na to. Pero pag-usapan muna natin, ito na ba yung pinaka-practical na budget-friendly tablet na dapat nyong bilhin ngayon? So umpisahan natin. Okay, so before tayo mag-unbox guys, gusto ko muna kayo i-invite na mag-subscribe dito sa channel at i-click na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify kayo sa mga susunod nating reviews, dahil kagaya na sinabi ko kanina, sa darating na mga araw, meron pa tayong mga budget-friendly tablet na pag-uusapan. So unahin natin itong Teclas M40. So ito guys yung box na dumating sa akin. So wala siyang balot na plastic o whatsoever. Ito talagang box na agad na pwede na nating buksan. Pagkatapos, strangely, yung kanyang charger ay wala dito sa loob ng box, kundi nakahiwalay. Ayan. Ito yung kanyang 10 watts na charging brick. Ay, mamaya sasabihin ko sa inyo kung gaano kabilis charge itong tablet na to gamit yung kanyang charging brick na kasama. Okay, so buksan na natin. Okay, so bubungad sa atin agad yung M40 na nakabalot pa sa isang protective plastic. So, tingnan muna natin yung ilalim ng box. Okay, puro documentations lang naman guys. User manual at saka yung warranty card niya. Tapos meron maliit dito na box. At meron tayong makikita rito ng SIM ejector pin. Kapag binuksan naman tong kabilang side, makikita natin yung USB-C cable. Yes guys, USB-C cable na, dahil naka-USB-C port na itong M40. At wala na tayong makikita. So pagbukas natin guys, meron tayong makikita dito na protective film ng kanyang screen protector. So kailangan nating dahan-dahanin tanggalin para hindi sumama yung screen protector. So gawin natin yon. Meron din plastic dito sa likod ng M40. So tanggalin din natin. Okay, so una natin pag-usapan ay yung likod nitong Teclas M40 guys. So makikita ninyo dito sa likod na meron tayong malaking Teclas branding at M40 na text dito sa baba. At yung kanyang texture ay matte finish. So hindi siya fingerprint magnet, hindi smudge magnet. Pero napaka-prone ito guys sa scratches kasi aluminum yung ginamit nila dito. Pero meron ditong parts sa may bandang taas na plastic. Tapos makikita natin dito yung kanyang single camera. Tapos dito sa gilid sa baba, andito yung kanyang speaker grill na dalawa. Dito naman sa left side, yung volume rockers natin at yung power lock button at yung USB-C port. At dito naman sa taas, makikita natin yung audio jack at yung kanyang SIM tray. So buksan natin yung SIM tray. Okay, so ito guys yung SIM tray ng Teclas M40. Hybrid lang siya, so mamimili lang tayo kung dual SIM o yung isang SIM ipapalitan natin ng micro SD card slot. At syempre, meron tayong front-facing camera. So kagaya ng dati guys, sunod natin pag-usapan ay yung display. So meron tayo dito 10.1 inches 1920x1200 IPS display. Okay, siguro nagtataka kayo bakit hindi 1920x1080 yung kanyang resolution. Well, iba guys yung aspect ratio nitong Teclas M40. Hindi siya 16x9, 16x10 yung kanyang aspect ratio. So ang disadvantage nun, kapag nagpa-play tayo ng mga movies or videos dito, magkakaroon tayo ng black bars palagi. Kasi karamihan ng mga videos or movies ngayon ay 16x9 yung aspect ratio. Pero bago tayo mag-play ng sample video dito sa display ng Teclas M40, gusto ko lang sabihin yung naobserbahan ko dito sa screen niya. So ang una ko napansin ay hindi ganun ka-sharp. Hindi ito 720p guys ha, pero hindi ganun ka-sharp yung quality. Kasi makikita ninyo yung text. Ayan o, hindi ganun ka-sharp. Wala naman siyang yellow tint, wala ka naman mapapansin ganun. Pero hindi mo agad iisipin na 1920x1200 yung resolution ng display nito. At ang isa pa sa napansin ko guys, yung ghosting na nangyayari sa display kapag nag-i-scroll kayo o nagsaswipe kayo. Makikita nyo naman na 60 frames per second yung kanyang screen refresh rate, kaya lang sobrang baba talaga ng response rate ng display nitong M40, kaya sobrang kitang-kita mo yung ghosting na nangyayari. So pwedeng makasira yun guys sa medium consumption natin o sa overall na paggamit natin dito sa tablet. So nagka-play na tayo ngayon ng sample video dito sa display ng M40. So makikita nyo naman na sagad na yung ating brightness guys, pakita ko sa inyo. Ayan o, nakasagad na. Pero hindi pa rin enough yung brightness para ma-enjoy natin yung media consumption. Lalo na pa kayo kung sobrang liwanag dun sa kung saan man tayo gumagamit ng tablet na to. Pagkatapos makikita ninyo na masyadong reflective yung screen. Siguro dahil na rin dun sa screen protector.
So, ilan yung sa mga factor na medyo nakakasira ng experience dito sa M40. Pero syempre, huwag natin kalimutan na sobrang mura ng tablet na to para sa specs niya. So, pwede na rin. Okay, so doon naman tayo sa performance. So, out of the box, naka-Android 10 na tayo. Tapos check natin yung kanyang security patch. So, yung kanyang security patch ay September 1, 2020. So, medyo outdated na. At ilang weeks na rin after dumating sa akin itong tablet na to, pero wala pa rin ako nakikita ang software update. Pagdating sa chipset, meron tayong Unisoc T618 12 nanometer chipset. Ngayon, check natin yung kanyang AnTuTu benchmark score. Okay, so yung nakuha nating score ay 210,926. Actually, not bad na rin yun guys para sa ganitong presyong tablet. Ang in-expect ko lang sa kanya, 120 to 150,000 na score sa AnTuTu benchmark. Okay, so dito naman tayo guys sa Asphalt 9 at makikita nyo naman na hindi ganun kalala yung frame drops na may experience natin dito. Nahandle nyo na maayos actually, nagulat ako. Pero syempre, hindi nyo ma-generate lahat ng graphics guys dahil hindi naman flagship chipset na dito sa atin. Unisoc lang to. Pero hindi na rin masama para sa 8,299 pesos na tablet na ma-handle nyo itong Asphalt 9. So yes, kung plano natin mag-games dito, kaya naman niya. Ngayon, pagdating naman guys sa camera, meron tayong 8 megapixels na main camera sa likod at 5 megapixels naman sa harap. Okay, so ito muna yung mga sample images ng kanyang main shooter. Okay, so ito guys yung sample video ng front-facing camera nitong Teclas M40. So, kagaya na mapansin ninyo, okay naman yung itsura natin dito. Pwedeng-pwede na para sa isang less than 9,000 pesos na tablet. Medyo madilim lang siya. Okay yung mukha natin dito kasi meron tayong dalawang softbox dito sa harap. Pero paano na lang kung hindi ganun kaliwanag yung environment natin. So, baka makulangan tayo sa liwanag niya. Pero kagaya na ni-request nyo guys, tingnan natin yung quality niya kapag nasa video conferencing tayo. So, lipat tayo sa Zoom meeting. So, makikita nyo naman na very acceptable pa rin yung quality ng front-facing camera nitong Teclas M40 kahit nasa video conferencing na tayo. So, yes, magagamit natin siya sa mga online schooling o kapag meron tayong meeting via Zoom. Pero yun lang, kagaya na sinabi ko kanina, dapat maganda yung liwanag ng kwarto ninyo o ng lugar kung saan kayo nag-video conferencing para kagaya nito, kitang-kita kayo sa video. Ngayon din tayo guys sa battery nitong Teclas M40. So meron tayo ditong 6,000 mAh na battery capacity na capable nga sa 10 watts lang na charging. Ngayon pagdating guys sa SOT, dito sa PC Mark ang nakuha natin ay 6 hours and 5 minutes lang. Sobrang baba guys. To the point na parang hindi ko kaya ma-recommend sa inyo itong tablet na to. Kung gagamitin nyo ito sa online schooling or kapag medyo matagal yung inyong video conferencing, hindi ganun ka-reliable yung battery life niya. Pero kung okay lang sa inyo na palaging naka-charge itong tablet kapag ginagamit ninyo, edi okay lang. Pero huwag ninyo expect na magtatagal yung battery nito. Ngayon pagdating guys sa charging time, from 90 to 100%, 2 hours and 35 minutes inabot niya. So yun guys yung mga data na nakuha ko dito sa Teclas M40 para mas makapag-decide kayo ng tama kung ito na ba yung next tablet ninyo para sa online schooling o para sa everyday use ninyo, lalo na sa mga video conferencing. Pero ulitin ko lang guys yung pros and cons bago tayo magtapos. So pagdating guys sa pros, ang nagustuhan ko dito ay yung kanyang performance. Okay na okay siya sa mga everyday tasks natin, mga social media application, kahit sa media consumption, kayang-kaya niya. Kahit nga sa heavy game, katulad ng Asphalt 9, na-handle niya pa rin na maayos. Ang hindi ko lang nagustuhan dito ay number one, yung display. Masyadong bluish, hindi ganun ka-sharp, at sobrang lala ng ghosting. Pangalawa, outdated na yung kanyang security patch. At pangatlo, pangit yung kanyang battery life. So special thanks sa Teclas sa pagkapadala nitong M40 para maipakita ko sa inyo guys. Kung gusto niyo bilhin yung tablet na to, nasa Lazada yung official flagship store ng Teclas at ilalagay ko yung link ng M40 dyan sa description box baba. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood ninyo. Huwag niyong kalimutan ulit na mag-subscribe dito sa channel natin. I-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod nating video. At mag-subscribe rin kayo kay Mrs. Sulit Reviews dahil gumagawa siya ng mga real-life daily usage test para sa mga cellphone natin. So yun muna, para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.